Mga kapuso, the pride of the country ngayon, ang mga trophy ubod ng gaganda, nakakainggit. At take note, international, hindi lang pang tabi-tabi dyan. At syempre, ang mga nagwagi, walang iba, ang aking mga kapatid. Magandang maga sa inyo. Good morning. I'm very proud sa inyong dima, okay? Thank you. At gusto ko pong ipakilala isa-isa sila sa inyo lahat. Ang nag-champion po sa men's cut and blow, wala pong iba kundi si Larry Medina. At syempre, ang second runner-up ng evening party makeup, walang iba kundi si Miss Esther Garcia. At sinundan ng first runner-up, walang iba kundi si Piping de Guzman. Eto naman, napakaliit, pero first runner-up ng bridal, walang iba kundi si Raquel Pangilagan. Eto na, ang champion ng bridal makeup na tinalo silang lahat, walang iba kundi si Angie Dubluy. Okay guys, experience. Ano experience mo nandun ka sa Taiwan? It's a very big difference. Talagang magagaling ang mga kalaban, kaya pupukan talaga. Ikaw, Esther, yung experience lang, yung bago kayo sumalang, ano yung mga nararamdaman niyo? Siyempre, mother, kat matagal na ako sa beauty industry, ang pagkakao napakalakas. Nandun pa rin? Yes, mother, kasi mga millennials na ang kalaban ko eh, hindi na bata. Siyempre, may tapos. Hindi na kaedad mo? Hindi na kaedad ko. Na, okay. Pero naniniwala ako na kayang-kaya ng mga pahit pa rin. Yes, mother. Ikaw, Pipi, ang feeling mo? Feeling mo ba mananalo ka o wala sa isip mo yan? No, sabi ko kasi yung unang salang ko, tapos yung nararamdaman ko kasi parang kasi matagal na rin hindi ako sumasali, tapos okay. Ngayon parang na-excite ako okay. Kasi yun yung nagbibigay sa akin ng strong, okay. Tsaka faith, tsaka yung paniniwala. Kasi naniniwala ako na hindi tayo pupupas, kundi rediretso tayo magtatrabaho at gagawa. Tama yan. Ikaw, Raquel? Siyempre, ano yung pakiramdam a night before? Hindi ka talaga kami nakatulog. Ba't hindi ka nakatulog? Lalo na pag wala pa yung model mo, hindi ka pa naka, hindi ko pa siya nakikita kasi before nung bago mag-competition. Nakausap mo? Doon pa lang po siya nakita. Okay. Kaya talagang sobrang haba, sobrang talagang natetense ka, hindi mo malaman kung ano yung dakating ba siya? Hindi ba siya dakating? Hindi po gano'n? Oo, di ba mother? Kaya kailangan maaga, sobrang aga namin, ang aga ng competition, 8 o'clock. Kaya, that's right. So dapat kailangan 5 a.m., 6 a.m., doon na siya. Kaya andun talaga yung kaba, pero talagang... In short, walang tulugan? Walang tulugan, mother. Herman Moreno ang dating. Herman. LG, ikaw naman. You've been winning here in the country. Pero ito, international level na. Anong pakiramdam na sa'yo? Actually, yung feelings namin is pare-pareho lang. Okay. A day before, may rehearsal pa rin. Okay. Way back, papunta ng Taiwan. Nandito pa lang, nagre-rehearse na ako. Kasi din alam mo model mo. Yes po, okay. From the Philippines yung model. Given kasi yung 17 years ko sa salon, at okay. The same time, yung 17 experience ko sa PhilHair na nakikipag-umpit ako from regional to national, nananalo ako, malaking impact sa akin as training ground ko talaga yon. So yun talaga yung nagbigay sa akin ng impact na masasabi ko talaga na kaya ko yung laban ito. Ang galing! You know guys, the reason I've been telling all of you, laban kayo, laban kayo, laban kayo. Kasi sa akin kasi, yung paglaban, I don't look at it as, kailangan manalo ka, kailangan pumlacing ka ng ganyan. What is important to me is, yung elixir, yung parang yung injection na nagigising ka na naman. Magigising ka na naman. Yung bang malayo pa, ano bang kulay, ano yung susuot, nabibisi na yung utak nyo. Kumbaga, yung creativity nyo, buhay na buhay muli, di ba? O ikaw naman, ibang mga hairdresser, let's say, susunod sa mga yapak mo, anong gusto mong matutunan nila sa'yo? For how many decades now na nandito ako sa industry, lahat ng mga young ones, yung mga aspiring hairstylists and makeup artists, go lang kayo ng go. At saka, kailangan talaga mag-aral din, magbasa, tuloy-tuloy. Walang tigil. Yeah. You know, that's what I've been saying all the time, that life will only educate all of us. Habang nabubuhay tayo, walang katigilang pag-aaral. Yeah. Aral lang, aral, aral lang. Alam mo ako sa Likires, diba? Kaya yung chef namin, every year, ibang service namin kasi tuloy pa ako nag-aaral, kailangan ko matuto ng bago,
ano naman ba? Wait, may naman bago yung mood. All those things. Ikaw, Esther, ang dami mo ng anak. Ano naman ang, para sa iyong personal, ano yung gusto mong patunayan na matutunan na sundan ka? Kasi bilang nanay, mother, ah, apat ang anak ko. Ngayon may apat na rin ako mga dalagang apo. Apo? Yes, mother. Ang gusto ko, ma-inspired sila sa akin. Na yung kung ano yung ginawa ko, kaya rin nilang gawin at kaya pa nilang mas yes. Hindi naman galing sa lalabas ang inspirasyon, but sa iyo na mismo. Yes, mother. Ah. Gusto ko ma-inspired sila na kaya rin nilang gawin kung ano ang ginawa ko. Correct. Diba? Dahil yun ang mapapamana ko sa kanila. Sa kanila. Yes. Hanap buhay, diba? Yes, mother. Pipin, ikaw naman. Ano ang inspirasyon na gusto mong ibigay sa mga young hairdresser out there? Napakarami kasi, mother. Una yung maging disiplinado tayo sa buhay. Yung gawin natin yung more maging good sa ating okay. kapwa. Okay. Tapos yung determination. Okay. Ano ba yung mga goals mo sa buhay? Tsaka yung sacrifice. Kasi yung sacrifice, yun yung magbibigay sa'yo ng tagumpay para makuha mo yung... Kumbaga, sacrifice yung muna isang linggong wala ka masyadong kikitain yeah. kasi wala ka. Pero ang kapalit naman, pang matagalan, di ba? Yung mag... Alam mo yun, hindi naiisip ng iba. Yung iba kasi, ay, may customer ako, ay, ganun. Sometimes you have to live for a while, go on another branch, you learn, and pagbalik mo, iba na naman yung paningin nila sa iyo, yeah. diba? Ikaw naman, solo parent, diba? Siyempre, bilang isang solo parent, talagang gusto ko yung talagang makilala, gayahin ng isang solo parents okay. para ipaglaban namin kung ano yung kaya namin. Ako din, siyempre, gusto ko rin laban lang ng laban. Eto naman. Ang isa talagang magaling. Saan mo kinukuha yung source of strength mo? Yung paglaban mo? Actually, mother, when it comes sa salon industry, dapat talaga continuous learning. Yes. yes. Dapat open yung isip mo sa lahat ng suggestions, yes. sa lahat ng bagong technology, sa okay. lahat ng pwedeng ma-improve yung personality mo at the same time yung salon, paano mo i-uplift at ibigay ng magandang serbisyo sa mga kliyente mo. So isa sa mga ano, isa sa mga magandang halimbawa ang pagsali sa competition. Kasi mother, 'di ba, meron tayong mga free seminar, okay. lahat ng but then again, ha, ako lagi sinasabi, okay, nag-a-attend ng mga free seminar. There's no such thing as free. Lahat 'yan may kapalit. Yes. At kaya seminar, bebenta ang laki ng produkto nila. Ano natutunan niyo doon? Dapat technology yung pinag-aaralan yes. Pero ikaw, you keep on investing in yourself because nakikita ko yung mga ginagawa mo, mga damit. Talagang you spend, pinagkakagastosan mo. Bakit? Yes po. Kailangan ka sumabay sa trend. Okay. Hindi pwedeng yung dati. Okay. So dapat yung kung ano yung trend ngayon, i-mix mo dun sa new Ride and Excel. Oo, hindi pwedeng dun sa dati pa. So dapat yung kung ano yung trend ngayon, higitan mo pa. Unahan mo pa. Okay. Alam niyo mga kapuso, yan ho ang talagang trend ng winners. Ang mga winners, hindi umaasa kung ano na lang yung nandyan. Ang ginagawa nila, hinihigitan nila kung ano yung nandyan. Guys, thank you so much for giving pride to our country. Maraming salamat. Sa inyo lahat ng mga hairdresser, beauty practitioner out there, mag-invest kayo sa sarili nyo. Huwag nyo sabihing, mahal ito, ayoko yan, ayoko ng ganon. No, dapat go lang, aral ng aral, gastos ng gastos para sa ating sarili, for us to be better.